Bakit hinayaan ng Diyos na maghirap si Job? Si Job ay isang matuwid na tao, may takot sa Diyos at umiiwas sa masama. At dahil dito, ay pinaratangan ni Satanas ang Diyos na kaya lamang tapat sa kanya si Job ay dahil sa mga pagpapala na tinatamasa niya. Kaya hinamon ni Satanas ang Diyos na kung aalisin niya ang lahat-lahat sa buhay ni Job, ay harap-harapan siya nitong susumpain. Pinahintulutan ito ng Diyos na gawin ni Satanas, ngunit hindi niya maaaring saktan si Job. Ginawa nga itong lahat ni Satanas sa loob lamang ng isang araw at namatay ang 7 anak na lalaki at 3 anak na babae ni Job, pati ang kanyang 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 1,000 baka at 500 asno. Nang mabalitaan ni Job ang lahat ng ito, ay pinunit niya ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos, nagpatira pa siya at nagpuri sa Diyos. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya't hindi siya nagkasala laban sa kanya. Ngunit hindi pa rin nakontento si Satanas, at pinaratangan niya muli ang Diyos na kapag nasaktan na ang katawan ni Job, ay paniguradong susumpain niya ang Diyos ng harap-harapan. Pinahintulutan itong muli ng Diyos na gawin ni Satanas, ngunit hindi niya maaaring patayin si Job. Kaya tinadtad ni Satanas ng mga nagnanaknak na sugat ang buong katawan ni Job mula ulo hanggang paa. Nang makita siya ng kanyang asawa, sinabi nitong, "Mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na!" Ngunit sumagot si Job, "Hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa?" Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagkasala si Job sa kanyang bibig. Nang mabalitaan ng mga kaibigan ni Job ang nangyari sa kanya, ay nagkasundo silang dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. 7 araw at 7 gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. At matapos ang 7 araw ay hindi na nakapagpigil si Job at idinaing niya sa Diyos ang pait sa loob ng kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang sinambit ay para sa Diyos, ngunit ang 3 kaibigan ni Job ay nakialam at pinaratangan pa siya na kaya niya nararanasan ang lahat ng mga ito ay dahil nagkasala siya sa Diyos. Ngunit iginiit ni Job na siya ay hindi nagkasala, kaya kinwestiyon niya ang Diyos kung bakit ito nangyari sa isang tulad niyang matuwid. At pinaratangan niya ang Diyos na siya ang dahilan ng nangyaring kabighatian sa kanya at ninais na niyang mamatay. May isang lalaking nakikinig sa kanilang usapan, si Elihu, ang pinakabata sa kanila, at hinintay niyang matapos ang pagtatalo ni na Job at ng kanyang 3 kaibigan bago siya magsalita. Nagalit si Elihu kay Job sapagkat nagmamatuwid siya at sinisisi pa ang Diyos. Nagalit din siya sa 3 kaibigan ni Job sapagkat hindi sila nakahanap ng sagot at hinusgahan pa si Job. Nang matapos magsalita si Elihu, ay sumagot ang Diyos kay Job sa pamamagitan ng isang buhawi at sinabing, "Sino itong kumukwestiyon sa aking karunungan sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman? Tumayo ka riyan at magpakalalaki dahil tatanungin kita at sasagutin mo ako. Nasaan ka nang likhain ko ang mga pundasyon ng mundo? Sabihin mo sa akin kung talagang may alam ka. Ang nakikipagtalo ba sa pinakamakapangyarihan ay kaya siyang turuan? Ang tao nakikipagkatuwiran sa Diyos ang siyang sumagot." Sumagot si Job, "Masdan, ako ay hamak. Ano ang maisasagot ko sa iyo? Ilalagay ko na lamang ang aking kamay sa aking bibig." Muli ay sumagot ang Diyos kay Job, "Tumayo ka riyan at magpakalalaki dahil tatanungin kita at sasagutin mo ako. Iyo bang wawalaing kabuluhan ang aking kahatulan at hahatulan ako para palabasin na ikaw ang tama? Ang iyong lakas ba ay katulad ng sa Diyos? Ang tinig mo ba ay dumadagundong katulad ng bulog?" Sumagot si Job at sinabi, "Alam ko magagawa mo ang lahat ng bagay at walang anumang layunin mo ang maaaring hadlangan. Iyong tinanong, sino itong kumukwestiyon sa aking karunungan sa pamamagitan ng salitang walang kaalaman? Tunay ngang nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko nauunawaan, mga bagay na diabot ng aking isipan." Kaya si Job ay nagsisi at ikinahiya ang lahat ng kanyang sinabi at nasukulam sa kanyang sarili. Pagkatapos, ay ito naman ang sinabi ng Diyos kay Eliphaz, na kaibigan ni Job, "Matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan. Dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginawa niya." Ganoon nga ang ginawa ni na Eliphaz, Bildad at Zophar. At ang panalangin ni Job ay dininig ng Diyos.
At matapos ipanalangin ni Job ang kanyang tatlong kaibigan, ay ibinalik ng Diyos sa dati ang mga nawala kay Job at dinoble pa ito. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 10,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. At si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa 4th na salinlahi. Matandang matanda na siya nang mamatay. Anong mga aral ang matutunan natin sa istorya ni Job? Una, ang Diyos ay mabuti at walang sino man ang maaaring magparatang sa kanya. Ikalawa, ang mga kasamaan o paghihirap na nangyayari sa atin ay hindi galing sa Diyos kundi kay Satanas. Ngunit pinahintulot po ito ng Panginoon na mangyari upang masubok at mapatatag ang ating pananampalataya. Si Satanas ay parang leyon na handang sakmalin ang lahat ng mga anak ng Diyos dahil ang gusto niya ay mawalan tayo ng pananampalataya at sumpain ang Diyos. Tandaan, ipapahintulot lamang po ng Diyos na mangyari sa atin ang mga bagay na alam niyang kaya nating mapagtagumpayan. Ikatlo, sa istorya ni Job ay makikita natin ang pagiging likas na makasalanan nating mga tao, aminin man po natin o hindi. Laging may boses sa isip natin na sinisisi ang Diyos sa mga nangyayaring kasamaan sa mundo, lalo na pag ito ay sa atin mismo nangyari at pag ang katawan na natin ang tinamaan ng sakit. At gaya ni Job, ang unang pumapasok sa isip natin ay, bakit nangyayari sa akin ito? Anong nagawa kong kasalanan sa Diyos? Mabuti naman akong tao. Bakit ang mga masasama ay hindi napaparusahan? Mga kapatid, Diyos lamang po ang mabuti at lahat tayo ay makasalanan. Ngunit hindi po nais ng Diyos na pahirapan o mamatay ang sinumang makasalanan. At kaya niya pinapadalhan ng iba't ibang sakit ang tao ay upang sa pamamagitan ng kirot, ang tao'y maituwid. Ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. Katulad ng isang mabuting magulang, itinutuwid at pinapalo lamang ng Diyos ang mga minamahal niyang anak dahil madalas ay nalilihis tayo sa tamang daan. Kaya bago pa tayo tuluyang mapahamak ay itutuwid na tayo ng Diyos. Tandaan, iba ang pamamaraan at pag-iisip ng Diyos kaysa sa ating mga tao. At masigit siya kaysa atin sa lahat ng bagay. Kaya wala ni isa man sa atin ang maaaring magparatang sa Diyos. Dahil sa totoo lang, lahat tayo ay mangmang at walang maipagmamayabang sa Diyos. Ika-apat, totoong si Job ay isang matuwid na tao. Ngunit, hindi pa ganap ang kanyang pagiging matuwid. Dahil noong siya ay dumanas na ng paghihirap, ay namuhi siya sa Diyos. At isinumpa ang araw na siya ay pinanganak. Tandaan, ang Diyos ang pinakadakilang guro sa lahat ng bagay. At ang mga pinagdadaanan ni Job ay nagsilbing aral para sa kanya at sa ating lahat upang higit nating makilala ang Diyos at mawala ang mga masasamang agam-agam natin tungkol sa kanya. Ikalima, ang isa pang aral na makukuha natin dito ay ang kahalagahan ng paglapit mismo sa Diyos kapag ikaw ay may problema. Dahil madalas ay lalo lamang tayong napapasama sa payo ng ating mga kaibigan. Ngunit may gagamitin ang Diyos na tao, gaya ni Elihu na hindi naman kaibigan ni Job at di hamak na mas bata kaysa sa kanya. Ngunit siya pa ang nakapagbigay ng tamang payo. At gaya ni Job, kung tayo ay sinserong magsisisi sa ating mga kasalanan, ay palalakasin tayong muli ng Diyos at bibiyayaan ng masigit pa sa nawala sa atin. Siguro ay naiisip mo, paano naman ang mga namatay na anak ni Job? Hindi na sila maibabalik. Mga kapatid, hindi po natin hawak ang buhay ninuman at kung saan mapupunta ang kanilang mga kaluluwa. Kaya kapag kinuha na po ng Diyos ang ating mga mahal sa buhay, ay wala po tayong karapatang magalit sa Diyos dahil lahat tayo ay may takdang oras. At hindi rin naman iyon ang katapusan dahil maaari pa rin naman natin silang makasama sa kabilang buhay. Tandaan, hanggat hindi tayo nagbabago at nagiging katulad ng mga bata, ay hinding-hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya gaya ng isang bata, tayo ay magpakababa sa ating Diyos Ama na nasa langit. Dahil ang mga bata ay buo ang tiwala sa kanilang mga magulang dahil alam nilang hindi sila kailanman ipapahamak ng mga ito. Kaya gaya ng mga bata ay magtiwala po tayo sa ating Diyos Ama na nasa langit. Hindi man po natin lubos na maunawaan sa ngayon ang pagkilos niya sa ating mga buhay, ay makakasiguro naman tayo na mabuti ang kanyang plano sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Kailangan lamang po natin maging matyaga at magpatuloy sa pananampalataya. Gaya ni Job, asahan nyo nang aatakihin tayo ni Satanas sa iba't ibang paraan. Kaya huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pang karaniwan. Dahil ito na po ang tinatawag na fiery trial na pagdadaanan ng lahat ng Kristiyano at ang pagsubok na ito ay mula sa pag-atake ni Satanas. Tandaan, hindi ka aatakihin ni Satanas kung kapanalig ka pa rin niya at alam niya makakasama ka niya sa impyerno. At kung sa mga pag-atake niya sa iyong isipan at paglabastangan sa Diyos ay natatakot ka na baka nakomit mo na ang unforgivable sin,
Huwag kang mag-alala dahil ang unforgivable sin ay ang paglapastangan sa Espiritu Santo. At ito ay nangyayari kapag ang gawa ng Diyos, gaya ng pagpapalayas ng mga demonyo, ay pinaratangan mong hindi mula sa Diyos, kundi sa demonyo. Kaya mga kapatid, anumang paghihirap ang inyong pinagdadaanan sa ngayon, ito man ay mental, emosyonal, o pisikal, ay huwag kayong padadaig dahil may katapusan din ang lahat ng mga ito at malapit nang dumating ang araw na makakasama na rin natin sa wakas ang Diyos at papahirin niya ang bawat luha sa ating mga mata at doon ay wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap.